Alright guys, welcome back dito sa ating channel. So pag-usapan natin ngayon yung trending ngayon na balita guys, mainit-init pa ito galing mismo dito kay Unirad dito sa kanilang website. So ito guys yung tao na kung saan may isa siyang wallet na hindi niya mabuksan na nagkakaraga ang Bitcoin niya na mahigit at $3 million kung ibebenta ngayon. So ito yung news ngayon guys. So nakalagay dito sa article na pinublish na ito nitong October 2024 lang, October 25. Yan. So hackers finally unlock man's $3 million Bitcoin wallet after he forgot password for 11 years. So ito yung kwento ng isang tao guys, ito yung matanda mismo na yung kanyang wallet ay nakalimutan niya yung password. Ayan. So hindi ko alam guys kung anong klaseng wallet ito. I think 11 years ago, syempre ang mga mismong wallet pa lang man dyan ay yung mga Bitcoin wallet, yung may mga password talaga. Nakalimutan niya yung password. Ayan. So nagkakahalaga daw ito na $3 million kung ibebenta ngayon. Ayan. Ayon pa dito sa article, ayan, a Bitcoin wallet worth $3 million took 11 years to be hacked into after the owner forgot his password. You think it's a joyful day when you find a $10 bill in an old bag you haven't used in years. But imagine this guy's joy after getting access to $3 million worth of bitcoins after being locked out of this wallet for a whopping 11 years. Ayan. So kung ibebenta natin ngayon guys yung mismong 3 million worth of Bitcoin, eh yung kanyang Bitcoin na nasa wallet ay nasa 44 mahigit na pieces of Bitcoin. 44 Bitcoin yan. So kung ibebenta natin ngayon worth of $3 million. Ayan. So ito nga pala guys ay Bybit. Kung wala pa kayong Bybit ay ilalagay ko yung link nito sa video description. Dito pwede kayong mag-buy and sell ng mga crypto trading. Pwede din kayo bumili ng coins dito ng pang long term ninyo at pang hold. Pwede din kayo mag-cash out at mag-cash in dito via GCash, Paymaya at bank account. Ayan. So dito guys, possible din na dito din malista yung mga airdrop natin na ginagawa natin ng video at tutorial. So yung link nito guys, nasa video description. So balikan natin tong article na nilabas na to. So ayan nakalagay, an anonymous owner got in touch with electric car engineer Joe Grant, who goes by the Hunter Kingpin online, to hack into an encrypted file holding 43.6 BTC. So ayan nga, 43.6 BTC yung kanyang Bitcoin. Then ayon pa dito, in a bid to protect his crypto as best the owner had used a random password generator called Roboform. Alas, it seems he had protected into well, later losing the password. So nakalimutan yung password guys. The anonymous owner became really paranoid someone would hack his computer and obtain his password, ultimately gaining access to his cryptocurrency. And so enlisted to help of Kingpin to try and get it back with Grant having previously helped another owner recover their access over $2 million in crypto. Ayan guys, in 2022. So ito parang hacker na to guys, yung hiningan niya ng tulong. Eh nakapag-unlock na din ito dati ng worth of $2 million in crypto noong 2022. He said dozen of people have previously contact, ayan, nakalagay, him to ask for help with recovering lost treasure. So madami ding tao guys na kumukontak din sa tao na to na humihingi na tulong na buksan din yung kanilang mga nakalimutan password, yung mga hindi nila na-recover na account or mga wallet. Ayan. So isa din yung tao na yun guys sa mga kinokontak nila, madami nagsasabi niyan. Ayon din dito sa article, Grant decided to turn a lot of them down of various reasons but decided to help in particular anonymous owner with his quest. Ayan. In a YouTube video published by Grant, the wallet owner said, I generated the password, I copy it, put in the passphrase of the wallet and also in the text file that I then encrypt. Ayan. At the time, the owner losing access to the account, the Bitcoin worth stood between $3,000 and $4,000. So ang sabi dito guys, kung hindi ako nagkakamali, yung Bitcoin na yun is nagkakahalaga pa dati yun ng $3,000 to $4,000 nung binili niya yata yung Bitcoin na yun. But as the price of Bitcoin had risen by more than 20,000%, the owner decided to reach out to Grant. Ayan. So nung nalaman niya
na yung Bitcoin ay umangat na ng 20,000%, eh doon na siya nag-decide na maghumingi ng tulong kay Grant upang i-access or ma-hack yung kanyang wallet or kung ano mang software yung pinaglagyan niya ng Bitcoin na 43 Bitcoin, eh nagpatulong na siya doon. So ayun yung ano guys, then nakalagay din dito, Sorga News, a tool developed by the US National Security Agency o NSA to disassemble the password generator code. Ayan. So, but he said, in a perfect world, when you generate a password with a password generator, you expect to get a unique random output each time that no one else has. But in the version of Roboform, it was not the case. Ayan. So, ito yung kanyang YouTube channel, guys. Pwede nyo panoorin yung full details. So, yun nga yung nangyari dito sa isang tao, guys, na nakalimutan niya yung password. So, sinuwerte pa din siya kahit papano dahil may nakilala siya na kayang ma-access at kayang i-recover yung kanyang account. Kaya kung kayo guys, ayaw ninyong mangyari sa kagaya nito, kung may mga hold kayo na token, eh gumamit kayo ng MetaMask or BitGet Wallet, yung mga non-custodial. Make sure na itago ninyo mabuti yung seed phrase upang hindi ninyo makalimutan at hindi ninyo mawala. Kasi importante yan, once na yung coin ninyo ay binili nyo at umangat at naging instant millionaire kayo, eh agad din nyo ma-access at mabibenta ang inyong mga coins. So yun na lang siya guys, so bagong update, bagong mainit na balita, kung bago pa lang sa ating channel, don't forget, like, share, subscribe kayo sa ating channel. It's me Ken, have a nice day.